Sa aking mga kababayan, sa Mayo 9 ay gaganapin ang isa sa pinakamahalagang halalan sa ating kasaysayan. Nasa panahon po tayo ng matinding krisis at pagbabago, ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya na likha ng pandemya. Presyo ng mga bilihin na nagtataasan sa kabila ng kawalang hanap buhay ng maraming pamilya na pinaigting ng pagtatalo-talo at bangayan ng dahil sa umiinit na politika. Ang halalan sa Lunes ay isang sangandaan sa ating paglalakbay. Kaya dalawang bagay lang po ang hihilingin ko sa inyo. Una, sa gitna ng krisis, ay dapat nating harapin ang paghahanda para sa magandang bukas ng nagkakaisa. Talikuran na natin ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkakahati-hati. At tangkilikin na natin ang mapagkaisang leader na maghahatid sa atin ng mas maunlad na bukas. Pangalawa, hangad ko na ako po'y maging karapat-dapat sa inyong pagtitiwala. Kayunman, kung iba ang inyong napupusuan, ay hiling ko po rin sa inyo na sama-sama tayong pumunta sa ating mga presinto at bumoto. Kailangan natin makiisa sa halalan. Ito'y sagrado nating pananagutan sa ating bayan sapagkat isang mahalagang sangkap ito ng proseso ng ating paghuhusga kung sino ang mamumuno pagkaraan ng pilian. Sa darating na Mayo 9 ay kailangan din po tayo maging mapagbantay sa ating mga boto. Protektahan po natin ang ating naging desisyon at huwag po nating hayaang ito'y muling nakawin sa atin. Maraming salamat. At huwag po nating kalimutan na sumunod pa rin sa mga health protocol ay nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Bongbong Marcos po, numero 7 sa balot.